tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang, Luha. Sa palagay mo ba, hindi mo nasasaktan si Nards? Hindi pa pagmamaltrato yung ginagawa mo? Nagpapadala ka sa galit mo sa mundo, araw-araw, at ang kawawang Nardo ang pinagbubuntunan mo. Araw-gabi na, ang galit mo ang nakikita niya't narinig sa iyo. At huwag mong ipagkakailayan, dahil kahit noon pang bata pa siya ay ganyan na ang trato mo sa kanya. Kaya nga siya tumira sa bahay eh, dahil diyan sa ugali mo. Alin, kung alam ko lang na hindi pa rin nagbabago yung ugali mo, sa palagay mo ba ay ibabalik ko siya sa'yo? Hindi! Ngayon, saan na naman natin hahanapin yung pamangkin mo? Ewan ko sa inyo! Besting buhay to, oo! At saan ka pupunta, ha? Sa buwan! Sonya! Sonya! Saan ko na naman kaya hahanapin si Nards? Saan? Nasaan? Inay! Nasaan ka, Nards? Sonya! Nasaan si Nardo? Nasaan si Nardo? Nasaan ang anak ko? Itay, nasaan si Nardo? Nasaan siya? Nasaan ang aking anak? Rosa, anak! I'll be right by your side. Now you're here, I won't let go. Ang ganda-ganda ng sibuy ng hangin dito, na. Ngayon lang ako ulit nakapunta dito, ha. Paano naman kasi? Mula lang nagkatrabaho, ang pinakamamahal kong kasindahan, eh. Wala lang oras sa akin. He! Tumigil ka nga dyan. Ano, walang oras ang sinasabi mo? Nagkikita naman tayo araw-araw, ha. Oo, ha. Nagkikita nga tayo araw-araw, pero ilang sandali lang yun. 30 minutes lang. Tapos, ihahatid na kita sa inyo. 30 minutes. Nasa trabaho. O di, hindi tayo nagtatagal. Eh, hindi tayo nagkakasama ng matagal. At least, may isang oras at kalahati tayo nagkakasama at nagkakausap araw-araw. Pero dahil desidido ka lang magpakasal sa akin, hindi na lang isa't kalating oras ang magiging tagpuan natin, kundi 24 oras na nasa tabi kita. Ano? 24 oras? Kahit sa banyo? Magkasama pa rin tayo, ganun? Oo, hindi ko atuos nga eh. Araw-araw, gabi-gabi, magkasama tayo. Ganun. Eh, paano kung papasok ka sa trabaho? Sasama pa rin ba ako? Kung magbabanyo ka, sasama pa rin ako. Siguro sa trabaho, pwede pa akong sumama. Pero sa banyo, hello? Exaggerated lang ako, sweetheart. Ganito lang siguro ang feelings ng excited na hindi na magtatagal eh. May iharap na kita sa altar na matagal ko nang pinapangarap. Alam mo bang, nabura lahat ng inanakit ko sa buhay dahil sa pagpayag mo na magpapakasal ka na sa akin. Oo nga eh. Sa katunayan, nadala mo ako sa drama ng buhay mo. Ang mabuti pa,
umuwi ka na sa inyo para hindi nag-aalala ang pamilya mo. Kaya sige na, umuwi ka na. Rosa! Anak! Itay! Itay! Anak! Salamat at umuwi ka na! Ang tagal ka na naming hinihintay ng inay mo! Kailan ka pa dumating? Itay, nasaan ang anak ko? May nakapagsabi sa akin na magulong-magulo daw ngayon ang isip ng anak ko. Kaya, nasaan siya ngayon? Itay! Ang walang hiya ninyong apo, hayon, at nakikipaglampungan na naman sa nobya niya. Sonia! Nasaan ang aking anak? Sabihin mo kung nasaan ang aking anak! Ang magaling ko palang ate ay naririto. Anong ginagawa mo dito, malanding babae? Sonia! Ano ka ba? Bumalik na ang ate mo! Hindi ba pwedeng isang tabi mo muna ang galit mo? At mag-usap kayong dalawa ng masinsinan. Siya nga naman, Sonia. Naparito ako para hanap... Hindi kita kailangan sa buhay ko. Tsaka, bakit ka ba naririto, ha? Hindi ba't pinalayas na kita? Bakit ka pa bumalik? Dahil iniwanan ka na rin ng asawa ko, kaya ka naririto? Ganun ba? Nagkakamali ka, Sonia. Sinungaling! Lumayas ka ngayon din sa pamamahay na ito! Lumayas ka! Ayat ang tao dito sa bahay. Parang tahimik na tahimik, ha? Lo! Lolo! Large! Apo! Oh, Lolo! Lo! Balik ka nga rito! Salamat, Apo! At umuwi ka na! Labis mo kaming pinag-aalalang lahat! Oh, Lolo! Ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Bakit? Kasi nagpakasal ako ng hindi ko malang ipinalam sa inyo. Anong pinagsasabi mong nagpakasal ka na? Hindi mo ako inimbita. Pwede mo bang gawin sa lolo yon? Opo, Lolo. Nag-asawa na po ako. Ano? Nang malaman ko kasi na ampul lamang ako eh. Nasaktan po ako, Lolo. Anong ampo ng sinasabi mo? Lolo, narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Mama. Sinabi niyang, hindi niya ako anak. Naniwala naman ako dahil pinatutuhanan ng kanyang mga kilos ang pagsasabing hindi niya ako anak. Kaya pinuntang ko kagad si Menge at nagtanong kami. Nung una ayaw niya, pero napapayag ko rin siya na natatakot siyang hindi umuwi sa kanila. Kaya nagpakasal siya sa akin at ginawa na namin ang paraan para kami makasal na dalawa. Kaya hindi ko na huna sabi sa inyo, Lolo. Ha? Ano? Tita Rosa, nako, mabuti po't nandito kayo. Akala ko kung saan na kayo nagpunta. Mayroon po sana akong gustong ipakilala sa inyo kanina. Kaso, wala kayo. Kaya,
Pinauwi ko muna. Ah, Menchi. Akala ko ba umuwi na si Nard sa bahay? Eh, bakit wala siya doon? Naku, tita. Malamang nagkasarisihan kayo ni Nard. Ha? Kasi yung una nating plano, hindi na matutuloy. Ano? Hindi na matutuloy ang plano natin? Eh, bakit naman? Kasi hindi hubang usapan natin ay dito kayo magkikita ni Nards. Kaso, bigla niyang nalaman na hindi siya anak ni Tita Sonia. Kaya, ang pagkakaalam niya, ampun lamang siya. Nasaktan siya ng labis. Tinawagan niya ako at niyayang magtanan. Eh, ako naman, naawa sa kanya. Kaya, pumayag na ako makipagtanan sa kanya. Ha! At tuloy, nagpakasal kaming dalawa. Sa West nga lang, at pagkatapos, pinauwi ko na sa inyo. Ang ibig mong sabihin, nasa bahay siya ngayon? Opo, nandoon siya sa inyo ngayon. Ah, kung ganun, babalik ulit ako sa bahay. Sige, Menchi, maiiwan na kita dito. Itay! Itay! Nandito raw ang aking anak. Nasaan ang anak ko, Itay? Nasaan, Itay? Rosa, anak. Itay, nakausap ko ho ang nobya ni Nards at sinabing... Tita Rosa, anong ginagawa ninyo dito? Paano ninyo natuntunang bahay namin? Nards, anak! Nards! Anak ko! Anak ko! Ang tagal-tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, anak! Patawarin mo sana ako! Anak? Anak, ipinapangako ko, hindi na tayo magkakahiwalay pa! At patawarin mo sana ako kung hinayaan kong mawalay ka sa akin! Labis-labis akong nagdusa sa pagkakalayo ko sa iyo. Ngayon nakita na tayo, pangako. Ano ito? Hindi na ako mawawala sa iyo, anak. Hindi ako tinatawag na anak. Anak. Nardo. Siya ang tunay mong ina. Nardo, anak. Ako ang tunay mong ina. Hindi ang Mami Sonia mo. Ako ang tunay mong ina, ako! Hindi ba kayo yung nakita ko sa kantina noong isang linggo? Oo, ako nga. Kung kayo ang tunay kong ina, bakit wala kayong sinasabi sa akin noong nagkita tayo? Dahil hindi ko alam kung paano ako magpapakilala sa'yo. Pero kung pwede lang, eh gagawin ko kaya lang. Natakot ako na baka ipagtabuyan mo ako. Apo, totoo ang sinasabi ni Rosa. Siya ang sinasabi kong panganay naming anak ng lola mo. Kung kayo ang tunay kong ina, bakit wala kayo dito? Bakit si Mama ang nakagisnang kong ina at hindi kayo? Mahabang salaysay, Apo. At hahayaan kong ang iyong ina mismo ang magkwekwento ng lahat. Oo, anak. Kaya makinig kang mabuti. At sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat para sa ikatatahimik ng iyong kalooban. Makinig ka, anak. The day I die, promise me you'll be on my side. Una kaming magnobyo ng iyong ama. Pero dahil may lihim din pagtingin ang iyong Mami Sonia, gumawa ito ng paraan.
pinikot ng iyong mami Sonia ang iyong ama. At sa kabila ng pakiusap ko sa lolo't lola mo, na huwag ipakasal ang iyong ama sa iyong mami Sonia. Hindi nila ako pinakinggan. Dahil ang lola mo mismo ang nakakita sa iyong ama at ng mami Sonia mo na magkatabi sila sa kama. Kaya agad-agad ipinakasal ng lolo't lola mo ang iyong ama sa iyong tita Sonia. Pagkatapos mapakasalan ng iyong ama ang iyong mami Sonia, nagpakalayo-layo na ang iyong ama. At hindi na rin kami nagkita. Nang lumaki ang tiyan ko at ipinanganak ka, doon nagsisi ang lola't lola mo kung bakit nila ipinakasal sa mami Sonia mo ang iyong ama. Subalit anak, huli na ang lahat dahil wala na ang iyong ama. Nang matuklasan ng mami Sonia mo ang tungkol sa iyo, nagwala. Pinaalis ako dito sa bahay. Ang pagkakamali ko lamang, iniwan ka dito. Siguro dahil na rin sa paghihinagpis ko sa nangyari sa amin ng iyong ama, hindi ko na kayanan. Kaya nagpakalayo-layo na rin ako. Nang maisipan kang balikan ka, malaki ka na. Lingid sa kaalaman ng iyong lolo, lola at mami Sonia, ay, sinabaybayan kita. Alam ko ang lahat ng ginawa sa iyo ng iyong mami Sonia. Pero wala akong magawa. Dahil wala akong lakas ng loob para magpakilala sa iyo. Nakontento lamang ako sa lihim kong pagsubaybay sa iyo sa pamamagitan ng pagtatayo ko sa kantina kung saan doon kita unang nakita. Yan ang buong katotohanan, anak. At umaasa ako maiintindihan mo ako. Maiintindihan ko po kayo, inay. Simba, nay, kasama si Tito Max. Dito ka sa kwarto, anak. Huwag kang magpapakita sa mami Sonia mo. At baka saktan ka niya ulit. Dito ka lang. Ako ang haharap sa kanya. Ting buhay to, oh. Wala na ba talagang araw na hindi kaya magbubunga nga, ha? Kung hindi pa kita susunduin sa pamilya mo, hindi ka pa uwi. Hindi ka ba na kaya iintindi? Nagpapalipas lamang ako ng oras doon. Kung yung pagpapalipas mo ng oras, ginagawa mo na lamang dito sa bahay, na masada ka pa, o di may ibabayad ka pa sa kutsing ito na ginawa mong taxi? At bakit naman akong magbabayad? Inariyan naman si Nards, ha? Bakit hindi siya ang pagbayarin mo? Huwag mo ngang isali sa usapang ito, ang Nards na yon. Ang sinasabi ko sa'yo, ang intindihin mo. Ipasada mo ang taxi na yan para may makain tayo. Sigurado ka na ba talaga, anak? Nasasama ka sa akin. Siyempre naman, nay. Ang tagal yadang wala kayo sa tabi ko. Wala akong ina. Paano ang lolo mo? Hindi mo ba siya mamimiss? Mamimiss, siyempre, nay. Pero bibistayin ko naman silang paldas dito, eh. Pwede rin. Bumisista atin. O, sige, anak.
kung nakahanda ka na, kung ang lahat na ba ng gamit mo ay naimpake mo na, kunin mo na sa kwarto ng Mami Sonia mo. Magpaalam ka na sa kanya. Huwag na. Bali wala naman ako sa kanya na eh. Gustong-gusto nga niyo eh. Hindi na ako bumalik dito at makita. Anak, magpaalam ka rin sa kanya bilang pagbibigay respeto mo. Alalahanin mo, hindi man magandang ipinakita sa iyo, ay naging instrumento pa rin siya para maalagaan ka. Sige na, puntahan mo na ang Mami Sonia mo, magpaalam ka sa kanya. Nudge, anak. Sige na, anak. Magpaalam ka sa kanya. Ma, alis na po kami ni Inay. Nando, anak. Huwag mo akong iwan. Pero, hindi mo ba pinalanas niyo ako noon? At ito, alis na po ako. Anak, sinasabi ko lamang yun, pero hindi totoo. Parang awa mo na, Nardo. Huwag mo akong iwan. Ginalulungkot ko, Mami. Nagkasama na po tayo ng mahabang panahon. Palagay ko naman eh, dapat kong makasama ang tunay kong ina. At alam kong siya yung tunay na nagmamalasakit at nagmamalasakit. Paalam mo, Ma. Paalam. Palawarin mo ako na. Huwag mo akong iwan na. Magkakamali, Nardo. Huwag mo akong iwan na. How lucky am I na isa ka lang. Anumang masakit o malungkot na pangyayari sa nakaraan ay atin nang pakawalan sa ating puso't isipan. Dahil kung hindi, ay patuloy tayong mabibilanggo sa sakit at kalungkutan ng kahapon. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito. Dito sa ating dulang Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nang ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.